Good morning mga kapalaboy! Kaway-kaway mga totoo mga inday! Shoutout pala sa ating supporters dyan, no? Si Just For Fun Vlogs na parating nagko-comment talaga sa lahat nating video. Kaway-kaway sa iyo kabayan! Maraming salamat po sa patuloy na suporta sa aming channel. So welcome back sa ating channel mga kagulay, no? This morning, dito tayo sa farm ni Sir Reclam dito sa Tinagakan, General Santos City. So mga kagulay, marami kasing mga problema sa lowland, no? Sa ating mga supporters pala nagtatanong kung paano usually yung kanilang pananim pwede ba sa lowland, yung parating na baha, yung walang irrigation. Yan, tatanungin natin kay Sir kung ano yung mga problema doon. At saka, siyempre dahil nagtanim si Sir dito sa lowland, tatanungin din natin yung kanilang mga remedies para maiwasan yung ganong problema. So Sir, ano usually yung problema mo dito sa lowland, yung kasi lowland to, tapos nung nakaraang mga linggo na baha kasi hanggang dito yung tubig, di ba? Natanggang biwang, so lunod po tong talong niya mga kagulay, no? So ano yung mga ginawa nyo Sir para makarecover yung talong nyo halimbawa gaya nito? Ang ginagawa ko lang pag magbaha, ginaproning ko yung talong kasi yung bunga niya parang maano siya ba? Masustain niya. Oo. Ah, ito apektado ng baha to, no? Kasi nalunod to sa baha mga kagulay, no? Yan. So hanggang biwang kasi actually totally lumos tong lumos talong talaga, Sir. Walang makita dito, puro walang tubig ko lahat, no? Yan pag parating na baha. Ang ginagawa ko lang pruning tapos lagyan ng abono at saka padaanan ng araro sa gitna. Oh, para yung lupa ma-drain yung tubig din. Yung ano, yung parang yung mga bakterya niya parang makasingaw ba? Ay. So meaning Sir, halimbawa sa sinabi mo, pag bumaha, maraming bakterya. Yun yung sumisira sa talong. Anong nilalagay niyo doon Sir? May chemicals kayo na spray sa talong para makarecover sa mga bakterya? Mag-spray lang ako ng yung mga pang-fungicide at saka tinaloan ko lang ng ano yung insecticide na para sa mga whiteflies. Whiteflies, ganun. Oh, so yung fungicide nyo Sir, ano yung fungicide nyo at saka insecticide? Pwede malaman Sir? Yung palagi kong ginagamit dito, yung anthracol at saka yung serenade na ano ng Bayer Crop Science kasi maganda sa pang bakterya talaga. Bakterya yun, no? Yun bakterya yun. Tapos ang insecticide mo Yung Admire Max. Admire Max. Yun. So ang nilagay nyo Admire Max, tapos anthracol at saka serenade. Serenade. Halo, serenade. Halo ba yan Sir? Sa isang timplahan lang. Alternate yung serenade at saka anthracol kasi parehas lang sila na fungicide. So mix yung anthracol. Anthracol. Tapos ano yung isa Sir? Admire Max. Admire Max yun mix. After nun, ang serenade na naman at saka Admire Max. Yun. Bawat ilang araw ang interval mo nun sa pag-spray Sir? Isang linggo. Bawat isang linggo? Yun nag-spray no? So mga kagulay no, ito yung talong ni Sir. Akala nyo kasi mga kagulay no, parang pag sa highland kasi siya medyo kulang sa nitrogen pag yellow Sir no. Pero actual mga kagulay na lunod kasi ito sa baha no kasi lowland tayo. Tapos sa highland kasi mga kagulay no, yung maputik yung lupa natin kagaya nito oh. Yan. Ito yung maputik. So pag nag-ulan mga kagulay, hindi basta-basta madidrain yung tubig Sir no? Kasi ano siya, malagkit yung lupa sa ilalim. So halimbawa ganito, nag-crack na siya pero basa pa sa ilalim basa Sir no? Sa ilalim. So basta mag-ulan ulit ng malakas, ano na to siya? Lunod ulit sa tubig. Lunod na naman. So yun ang problema sa lulan mga kagulay no? Pero madami namang harvest di ba Sir? Madami naman kasi kinalagaan yung ano eh. Yung talong. Ayan. Ano palang variety yung talong mo na natanim dito Sir? Banati King ng S-Twist. Yan, Banati King no. So mapansin nyo mga kagulay, ito talong ni Sir. Tapos ito yung kaniyang okra, dalawang linya na okra no. Isang linya ng talong. Yan, mga ilang puno to lahat Sir? Siguro sa talong mga 3,000 ka na puno. 3,000 na puno. Tapos yung okra mo Sir? Ang okra siguro abot ng 10,000. Kasi so marami. Kasi 1 kilo ang dinanim ko eh. O sa 3,000 mo na talong Sir na King Banati, mga ilan yung maximum mo na harvest nito?
dati sa bago pa, yung maganda pang ano niya, umaabot ako ng 1,600 plus. 1,600 kilos? Oo. Na talong? Ano na yon? Good na yon? Wala na kasama yung mga reject? Ang reject ko siguro abot lang ng mga 100. 100? Kilos. So 1,400 yon. Oh, 1,400 yung net na na binta. Ayun, so maganda mga kagulay, no? Magkano ang kuha nun, sir? Dati 18 pesos at saka 20. So sa 20, nasa ano din yun, malaki-laki, no? Masa mahigit 20,000 din, no? Oh. Every 3 days yan sa pag-harvest natin. Every 3 days. So yan mga kagulay, no? Ang ganda, no? So mga kagulay, sa mga nagtatanim pala ng lowland na parating apektado ng baha, usually ang problema kasi bakterya, sir, no? At saka fungus. So mag-apply lang po kayo mga kagulay, no? Ang Antracol at saka mix nung ano yung isa, sir? Admire Max. Admire Max po mga kagulay, pangontra po yung sa bakterya tapos fungus, tapos alternate ng Serenade at saka plus Admire Max pa rin every week. Every week. Yun, magiging tuloy-tuloy pa rin yung bunga niyan, sir. Di ba? Kahit na ano sa baha apektado. Tapos mag-support kayo ng abono, sir. Oh, mag ano din ng abono every week din. Para, every week din ng abono. Siyempre, maraming bunga. Para dapat mo support yan, no? Ma-support. So nag-apply kayo potash, sir, sa abono. Potash plus urea. Urea. So yan, per puno yan, sir, no? Sa ganito, sir, mga ilang taon na tong, ilang buwan na tong ganitong talong, sir? Mga 10 buwan siguro ito. 10 buwan. Nakailang beses na kayo na mag-pruning, sir? Isa pa lang. So ito yung ano, no, pruning nyo. So yan. So yan, hopefully, sir, after mga 1 week, magiging recover na ito, no? Kasi mga 1 week ago pa lang, sir, no, nabahaan to. Two weeks ago. Mga 2 weeks siguro. 2 weeks ago. Oh. So kaya ganito siya, after yan mga 1 week, recover na ulit. Tapos tuloy-tuloy na. Sa natural na color niya, na green. Na green, tapos yung volume ng bunga niya, no? So, pray natin na huwag umulit yung baha na napakalakas, sir. Wala na sana ang baha. Oo, kasi malaking ano, parang mag-ano siya eh, maghinto muna sa pagbungay, pag nabahaan. Kasi yung mga bulaklak niya, laglag kasi yung lahat eh. So, yan mga kagulay, ito yung apektado ng baha, Yan, ito yung mga maliliit pa lang na bunga niya, no, na nalunod sa baha. So, hindi talaga siya tutuloy, sir, no? Oh. Ito, yan. So, dapat ngayon, ano na ito siya eh. Malaki na ito, no, kung hindi namatay. So ang antayin na lang natin itong mga bulaklak na naman, lalaki siya, no? Yan, itong mga bulaklak niya, yan. Ito, dami kasi. Yun, so sayang, ito. Yan. Sayang, no, kasi na ano sa baha. Malaking sayang talaga Yan, na ano sa baha, damid talaga siya. Bakterya din yan, sir, no? Oo. Yan. Pero good things, mga kagulay, kasi may intercropping siya. Kahit konti ang bunga ng talong, tuloy-tuloy yung okra niya, no? Yan, so everyday harvest sa okra. Sa talong, every 3 days. Pero konti ngayon ang nakukuha natin kasi apektado ng baha. So mga kagulay, sa mga nagtatanim po ng lowland tapos parating na baha, sana natutunan nyo yung mga remedies at saka technique ni sir, no? Sa kanyang pananim, para patuloy pa rin yung pagbunga, maiwasan natin yung pagka-failure. Maraming salamat mga kagulay, at sana natutunan nyo yung video na ito. Pa-click na rin yung subscribe button dyan mga kagulay, pa-like at saka pa-share po mga kagulay, at click niyo rin yung notification bell para masyadong marami pa po kayong videos, tips at saka techniques na malalaman sa channel na ito, Pinoy Palaboy. God bless po mga kagulay at happy farming po sa ating lahat. Yan. Maraming salamat, sir. Ayos.